pa naman tayo mayaman. Pero time ako naman, hindi ko naman piniklaim na masarap yung Paris. Magkano kinita mo isang araw? Okay. Gaano kalayo ang narating mo? Malapit pa lang, hindi pa malayo. Siguro from Pasay, nasa Pasig pa lang, ganun pa lang kalapit, hindi pa masyadong malayo. Na-imagine mo ba ito mangyayari sa buhay mo ngayon? Actually, hindi ko talaga naman na-imagine na mangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi pa naman tayo mayaman, pero syempre diba, yung, alam mo yung saya na naranasan ko na na-appreciate din ako ng ibang tao, kahit may mga bashier. So, hindi ko na-imagine. Bumalik pa sa isip mo yung buhay mo na wala kang matutulugan, wala kang pagkain. Yes naman, naalala ko pa rin yan talaga, lalong-lalo na yung pisto ko dati kung saan ako nag-tumista ng Paris ko, ilan man tulay, madalas ako. Uh-huh. Isa ka, bumababa pa ako doon at may nakatira pa. At yung mga nakatira, kilala ko, kumisa binababa ako sila doon. So hindi pwedeng makalimutan. Paano sumikat? Paano na ibang nabago ang buhay ni Diwata? Dahil siguro sa pagtitinda ko ng Paris, kasi dito nag-start yung nakilala ako. So, yun. Maalala mo ba yung kung sinong unang nag-vlog sa'yo? Sino nag-vlog sa'yo? Hindi ko na maalala kung silang unang nag-vlog. Pero ang laking bagay sa kanila, no, ng mga vloggers na yun, no? Malaking bagay din talaga sa mga food industry, lalong-lalo yung mga food na hindi pakilala. Napakalaking tulong po talaga ng mga vlogger, aminin natin yan lahat. Maraming nagsasabi na masarap daw yung Paris mo. Pero may paisa-isa na sabing hindi rin daw masarap. Ano masasabi mo? Ako naman, hindi ko naman piniklaim na masarap yung Paris ko. Kasi unang-una, hindi naman talaga tayo chef cook na graduating ng culinary. Ngayon yung menu ko na sineserve ko ngayon, natutunan ko lang yun doon sa isang friend ko na tagaluto. Tapos in-apply ko ngayon, ginawa ko ng business, sarili kong business. Tapos ang may pa-promise ko lang talaga na yung price na 100 pesos and the rice may kasamang sofrites, may pre-sabaw, may pre-water. Kung nagbabudget ka, very affordable talaga siya. Pero yung sasarap, hindi ko sinasabing masarap, hindi ko rin naman sinasabing pangit yung lasa. Kung gusto mong tikman, puntahan mo na lang. Kung nagustuhan mo, salamat. Pag hindi, salamat pa din. Paano mo naisip mag-Paris ng ganyan? Mag-overload? Actually kasi dati, maraming magpa-Paris na talaga. Hindi naman talaga ako marunong mag-Paris. So, parang na-challenge lang din ako dahil nung magtitinda ako dati ng hindi paparisan, may mga ulam-ulam ako, tapos may mga merienda, si Galilo Soft Drink, yung palang doon ako nagsimula eh. So may naghahanap na din ng Paris, tapos meron akong friend na magaling magluto, tinanong ko siya kung kaya niya mag-Paris, so yun, bumili ako ng lutuan ng Paris, hanggang ngayon nag-Paris na ako. So, nung una nga, bi-Paris pa lang yan eh, tapos sa lugar namin, puro bi-Paris na. Sabi ko, ano kaya yung tinda ko na kakaiba para mas kakaiba sa lahat? Ayun, naisip ko yung itsong kawalan sa sinsarong bulaklak. Tapos pinakit ko siya ng Andy Rice with Prince of Prince 100 pesos. Doon talaga siya nag-boom, doon ako nakilala. Hanggang ngayon, hinaya na rin siya ng karamihan. Oo nga, okay lang sa'yo yan. Okay lang, walang problema. At gusto maraming nagkaroon na Pilipino na nagkaroon ng galing sa idea ko. Maraming nagkaroon ng trabaho dahil sa idea ko. So, masaya, happy. Ilan ang mga tauhan mo ngayon? Ngayon lang, marami na. Diwata, sa isang araw, itong kalakasan talaga, magkano pinita mo isang araw? Okay lang naman yung binta. Siguro, hindi kasi ako nagre-reveal ng binta. Kunyari lang, magkano halimbawa? Basta okay lang naman. Ang importante kasi sa akin, lahat ng expenses ko, ma-shoulder ko, bumalik lang sa akin. Kahit bumalik na lang yung puhunan, wala nang tumubo ng 500 pesos o 300. Okay na yun. Basta makapagpasado ako ng mga tao, gasol, ma-anuan ko, lahat ng expenses ko. So, okay na yun sa akin. Nakita ko yung isang video mo, nagpapasarog ka. Cash talaga. Araw-araw yan? Araw-araw ko nagpapasarog. Halimbawa, nag-duty ka ngayon, umaga hanggang hapon. Pagdating ng hapon, pag-out mo, bigay ko na kagad para wala akong atraso. Nagpapabali ka? Yes naman, nagpapabali naman tayo. Yung kaya lang. Tapos, nagsimula nang pumunta sa isa, Alex, si Tony, mga sikat na influencers. Ano naramdaman mo nung lumapit sila sa'yo? Ang sarap ng feelings kasi diba yung dating napapanood lang natin, idol natin sila sa kanilang social media account at isa-tel sa showbiz. Tapos ngayon, sila mismo yung pupunta sa atin para kumain sa Paris natin, para makipag-content sa atin. So sarap ng feelings diba yung in-idolize natin na hindi na natin pinupunta sa TV para makita. Sila na mismo yung pupunta sa atin. So, isang malaking karangalan para sa akin. At mga reporters din, Julius, yes, Babaw, so, diba? Marang Corina Sanchez. Yes, so, maraming mga kilalang angkol na mga veterana na sumunta sa akin para magkausap tayo, ma-interview tayo. So, malaking karangalan para sa akin. At napansin ka sa television. Anong naramdaman mo na sinabihan kang, uy, magbabatang kaya po ka daw? Masaya. Pangarap mo bang maging showbiz kasi
May mga pictures ka dati sa isang studio, di ba? Ano na? May pictures ka dati sa studio kay Willie ata yun. Dati kasi, ganito yan, nagtrabaho ko kay Willie as a jester comedian. Alam mo yung pagtapos ng show, kami nagpapatawa, pero okay. A jester! Kasi ganito yan, ang kategory kasi dati, contestant ako, e-beauty queen, eh di ba sinasali ako sa mga beauty pageant, mga e-beauty pageant, mga sige pang kalawakan. Tapos sakto na ang kategory nila doon sa maglalaro ng Wheeling of Fortune pa yun eh dati, diba? So, pasok ako doon, audition ako, nakapasa ako doon sa anim. Hindi ako nanalo sa anim, pero nagustuhan niya ako, sabi niya ako gusto ko magtrabaho doon, naranasan ko yun. So, yun, that was 2011. Tagal na, no? Tagal na. Tapos? Hindi ako sunerte doon. So, hindi ko na inisip na makabalik ulit sa mundo ng ito nga, industry, yung mga ganyan-ganyan sa social media. So, nangyari na lang bigyan. So, ibig sabihin, hindi ako para doon. Ito talaga yung mundo ko, yung pagpapalis. Kaya plano kong karirin siya habang buhay ako. So, hindi mo siya bibitawan? Kahit... Hindi. Hindi mo talaga pwedeng bibitawan yung negosyo ko. Siguro kung may pagkakataon na mag-upas sa akin ng showbiz ulit, habang nasa showbiz, pagsabayin yung negosyo pwede. Pero yung pagpipiliin ko lang isang karya na showbiz, iwanan yung paninda ko yung negosyo ko. Siguro malabo mangyari yun. Gaano kamilyonarya si Diwata ngayon? Ay, hindi pa ako mayaman. Ilang milyon na natanggap mo? Nakakaluwag lang ng konti. So, halimbawa kasi, hindi pa talaga ako mayaman, hindi pa ako milyonarya. So, kung dati kasi, pinagkaiba lang ngayon, kung dati hindi ko nabibili, hindi ko kaya bumili ng iPhone 15, ngayon kaya ko nang bumili. Fully paid. Mayaman. Kung dati, isang business lang kumain sa isang araw, hindi pa masarap. Ngayon, nakakatatlong business na ako, isang apat pa, at nakakain ko na rin gusto kong painin. So, yun na naman yung pinagkaiba. Ilan ang kotse mo ngayon nabigay? Actually, yung kotse ko na binili, yung second hand kong Vios. Tapos yung binigay sa akin ng GWM na ginagamit ko na pick up mo, yung dalawa pa lang. Pero yung isa doon, bigay lang isa, yun yung binili ko. Pero second hand lang yun yung binili ko. Si Rosmar, nabigay di ba? Si Rosmar ang binigay sa akin is 1 million. Tapos, ayun nga yung container ba na ginawa kong opisina. Ang laking bagay ni Rosmar din sa buhay ko. Kasi ano, yun nga, di ba yung nakilala niya ako sa mga sponsors niya, katulad ni Sir Eugene, kaya ako nandito ngayon. Dahil kay Rosmar, si Rosmar lang nagpakilala sa akin dyan. So, malaking bagay yun para sa akin.